morning, universe! Good morning, mga karag-karag! And welcome back to my vlog! Oh, nabigla kayo sa palok ni Kuragan, oh. Kinopya ko lang naman ang look ni Amanda Ogdam. Siyempre, model kami sa Lollipop. Baka naman, sa mga factory dyan, sa mga kampanya dyan ng Lollipop, baka naman, pwede nyo ako gawing, ano, model with Amanda Ogdam. Diba? Britney Spears. Ano, inspired look si, ano, si Amanda. So, si Kuragan, wala lang. Ano lang to siya? Char-char lang to siya. Oh, ang Lollipop. So, nagandahan ako sa palok ni Amanda. Para bang, para ako dito, mura ko ka ng ambot lang. Wadyo ko kasabot sa akong dagway. Pero, keri na Kuragan. Wapak ka sa Kuragan. Oh, nakaka-Lollipop. At ito na mga karag-karag. So, bakit nga ba ito yung palok ko today? So, bakit in-inspired look ko si ano, Amanda Ogdam? Kasi nga alam naman natin na siya yung talaga yung pinaka well-prepared na ano, kandidata sa Miss Universe, diba? Siya talaga yung non-stop yung ano, mga pasabog, as in hindi siya napapagod. Siya yung kandidatang walang kapaguran, hala, araw-araw, todo photoshoot niyan. Kaya talagang nakakaano siya, no? Nakakagigil ba na? Kahit na umay ka, pero yung sa mga iba't iba niya mga palok na yung gaya pa ganito, pa Britney Spears, o, oh, diba? At ito na mga karag-karag, so, nanghawin na dyan akong kamot, pero keri ra ang Lollipop dahil. At, so, napanood ko yung ano, mga issue of the day ni ano, Amanda Ogdam, at na-vlog ko na siya last time, pero nakahanap din ako ng ano ha, na mga kandidata natin, mga beauty queen natin sa Pilipinas na sumagot sa parehong tanong. So, iano natin, hindi na, ikukumpara natin yung sagot ni Amanda at sa ibang mga beauty queen. Ano lang ha, sariling opinion nila ito, sariling pananaw, sariling paninindigan, respetuhin natin. Pero iano natin, kasi mga ano sila, mga beauty queen, diba? So, hindi talaga maano yan na, iano natin yung mga sagot nila sa isa't isa. So, panoorin natin mga karag-karag ang interview ni Amanda Ogdam tungkol sa mga issue of the day niya about sa mga tanong na to. Let's watch this mga karag-karag. Yesterday, the Thai cabinet gave green lights to legalize abortion that is less than 12 weeks old. I agree with this and I am pro-choice. This is a step into a forward direction because women and girls can now end unwanted pregnancies without risking being arrested, imprisonment, or even death. If you are pro-life, then that's okay. But you shouldn't dictate what other women do to their own body. The law needs to be there so that every single woman has the option to make a choice on their own welfare. Atlanta, Georgia. So you can use that. Peter Boy, can I say? Abortion, because I used to have an answer for that. Okay. I said to myself that my mom is a single parent and I know for a fact that she had a choice to abort me. But then again, she did not. And I am here right now as Miss Universe Philippines, and who knows if that kid that you aborted might have been the person who's standing here in front of you. I came across a news article today about Dua Lipa going to a strip club and how afterwards she was interviewed and she said that her view as a feminist is that we should support one another no matter what kind of job we have. And personally, I could not agree more. Your body is your choice, your body is your decision, and for me, being a feminist, we should support each and every single woman, no matter what type of job they have or what they decide to do with their body. How will you convince a feminist that beauty pageants like Miss Universe are still relevant and not shallow in today's society? I believe the aim of feminism isn't to bring women down for what they choose to express themselves as or what they choose to pursue. I think, and I believe that the whole aim of feminism is to support women in whatever they choose to do as long as it's considerate and respectful to someone. Ayan ang mga karag-karag, napakinggan at napanood na natin ang magkaibang sagot sa mga tanong na to. Kaninong sagot ang para sa inyo nangingibabaw talaga na parang ano ba, yung bang, uy, sabog na, o diba, yung pang, ay nako, panalo na to na sagot. Para sa akin, yung sagot talaga ni ano din, no? Ni Katriona at saka ni Gasini Ganados, yun yung ano, winning sagot ni Gasini Ganados, yung about sa
you don't know that, ano ba yung English na yun, na hindi nyo alam yung bata pa lang yung inabort ninyo ay siya pala yung magiging Miss Universe. Di ba? Ang ganda talaga yung pagkasagot ni Gasini nun. At yung kay Kat, alam na natin si Kat talaga yung utak nun. Grabe. At kung i-ano natin yung sagot ni Amanda, talagang ang layo. Kasi, sabi ko na nga kanina, iba-iba yung pananaw at paniniwala at opinion. So, respetuhin na lang natin kung ano yung naging sagot ni Amanda. At yun na, magiging ano niya at sana tunok mapanood niya yung mga sagot ng ating dating mga beauty queen na kung paano sumagot ng punto to punto na may substance talaga, na may laman, na may may katuturan na sagot, yung mga ganun na pasagot. Siguro, kasi nasa training din si Amanda, kaya who knows, di ba? Hindi natin alam na ma-improve pa siya. At sige, tuloy lang day Amanda sa iyong sa iyong mga pasabog look, dahil andito si Kuragan. Inspirado din mangupya sa mga look mo, di ba? At yan ang mga karag-karag ang vlog kong today. Ano ba to si Kuragan? Ay, nawala na naman sa konsentrasyon. At ano ang masasabi niyo mga karag-karag sa sagot ni Amanda at sa ibang sa ating mga beauty queen na sumagot sa parehong tanong? Comment down below. At kung bago ka pa lang sa channel ko at kung mahilig ka sa beauty pageant na gaya ko, anong masasabi ninyo sa palook ni Kuragan today? And that's all for today mga karag-karag. Kay Murag, wana jud, tugnaw na jud. And present us another vlog. Okay, sige. Bye-bye mga karag-karag. Bye-bye. Oh, sponsor sa Lollipop. Baka naman. And bye-bye.